mapag-uusapan. Obet, alam kong galit ka sa akin. Hindi na mo kita masisisiin sa nararamdaman mo eh. Pero sana huwag mo rin ako sisiin sa nararamdaman mo sa mama mo. Obet, mahal ko mama mo. At saka wala akong plano sila yung pamilya niyo. Oh. May sasabihin ka pa? Eh, malilita ako sa pupuntahan ko eh. Ikaw ang tinuturong pumatay kay SP01 Leandro Colmenares. Linalin niyo ba ito ng iyong kasama? Ako lang mag-isang gumawa niyan. Pero iba ang lumalabas sa ebidensya. I present Exhibit C. Your Honor, nakita ang buhok na yan sa crime scene na hawak-hawak ni SP01 Leandro Colmenares. Malakas ang suspecha ng mga pulis na nagmula yan sa nakabunuan ni SP1 Colmenares. Nung pina-DNA si Dado para imas sa kanyang buhok, 80% compatibility na meron siya at ang kasama kung saan nagmula ang buhok. Ibig sabihin, merong kasabwat si Mr. Castillo at iyon ay kamag-anak niya. Hindi totoo yan. Ako lang mag-isa ang gumawa ng lahat. Ako ang pumatay kay Colmenares. Bilib rin ako sa tigas at kapal ng mukha mo, ha? Ano ang pinagpuputok ng butsi mo? Inamin ko na yung kasalanan ko, ha? Makukuha mo na yung hustisyang hinahanap mo. Pero hindi mo pa rin inamin ang kakunsaba mo, kahit anong pilit sa'yo. Si Mrs. Benavides ba ang tao pinagtatakpan mo? Yun ba ang dahilan kung bakit ka nakikipag-usap sa kanya? Alam mo, Dado, kahit anong tago ang gagawin, alam namin nagsisinungaling ka. At alam din namin na bibigay ka rin. Alam ba nang nangyayari ng Dado? Alam ko. Sana mahatulan siya agad. Makulong habang buhay. Pero hindi lang siya dapat maparusahan sa krimen na yun. Alam natin pareho na may tinatago siya. Yung kakunsaba niya. Hindi mo lang ba alamin kung sino yun? Ba't ba hindi ka na matahimik? Dahil hindi ako naniniwala na siyang pumatay sa tatay natin. Kailan mo ba tatapusin to? Hanggat hindi lumalabas ang totoo. Enzo, nakikiusap ako sa'yo. Gawin niyo na ni Calvin na dapat yung gawin para matapos ang lahat ng ito. Anong gagawin namin? Magpa-DNA test? Joseph, pangtanan mo na kami magkapatid. Hindi mo napapansin sa ginagawa mo. Unti-unti nasisira ang buhay ni Calvin. Calvin is not well. Katantanan mo na siya. Bakit? Ano nangyari kay Calvin? Huwag ka na mag-abala magtara. Hindi ako tinatantanan ng mga pulis dito. Alam na nila na nagkakausap tayo sa telepono. Eh, bakit mo ko tinatawagan? Naku, Dado ka. Ikaw talaga hindi mo ginagamit ang utak mo. Malapit na akong matulan, Olivia. Gumawa ka naman ng paraan. Kumilos-kilos ka naman. Tulungan mo ko. Ano yung sinasabi niyo nagpapatingin si Calvin? Ang totoo niyan eh, mukhang hindi okay si Calvin Joseph. Nakita namin siya kasama na yung nanay niya sa isang psychiatric clinic. Malayo rito. Pero biniverify pa namin to. Hindi ko kaya dahil doon sa ginawa namin, kaya ako siya naging ganun. Anong ginawa niyo? Ano nangyari? May inaalaw kasi kami na hindi totoo yung alibi ni Calvin nun. Sinabi niya sa inyo, nakasama niya si Justine nung gabing may umatake kay Sir Colmenares. Pero nalaman namin na sumali siya ng beauty contest nung gabing yun. At walang makapagpatunay na nandun lang si Calvin. May experience ka na ba sa construction? Opo, sir. Mga tayo bahay. Hindi pwede sa akin yan. Bawal ang mga drug addict dito sa construction ko. Baka madisgrasa ka pa dito eh. Sir, doon pa po yan, sir. Maniwala po kayo, sir, na pumasok po ako ng kulungan. Hindi na po ako nakawak ng droga. Oh, sige, susubukan kita. Bukas na bukas, bumalik ka agad para sa unang araw mo. Relax. Ginawa mo naman lahat ng makakayanan mo. Sigurado ako papanig sa atin yung korte. Okay lang ba sa'yo na makita tayo ng mga ibang tao na hawak-hawak mo kamay mo? Akalak ba wala akong muda nga lang, di pa din rin. Okay lang. Kahit ano pa sabihin nila. Sweet. Pwede ko kausapin si Ernesto para i-atras yung kaso na sa'yo. Lalaban ako dahil alam kong hindi naman i-atras ni Ernesto ang kaso laban sa akin. Wherefore, this court finds accused Olivia Buenavides not guilty of the crime estafa due to the evidence provided was insufficient to point out that Mrs. Buenavides was at fault. So ordered. Ano pong kailangan niyo? May katanungan lang kami tungkol sa statement na binigay mo tungkol sa alibi ni Calvin Buenavides. May kailangan lang kami klaruhin tungkol doon. Nung una ka namin nakausap, ang sabi mo, nasa park kayo nung gabing yon, tama ba?
Pero nung parehong gabing yun, sumali ka sa beauty pageant sa Magalang, Pampanga. Nasaan ka ba talaga nun? Ang totoo po kasi niyan, magkasama kami ni Calvin dun sa beauty pageant sa Pampanga. Kaso nga lang, ang pinaalam kasi ni Calvin sa mama niya, magpa-park kami kasi ayaw ni Ma'am Olivia na magpunta kami ng beauty pageant. Eh, siyempre, ayoko naman mapahamak si Calvin, kaya yun na sinabi ko. Miss Asuncion, sana naman sa susunod, sabihin niyo na lahat ng nalalaman niyo sa amin. Mas lalong tatagal tong kasong to kapag hindi niyo sinabi ang lahat ng alam niyo. Opo, hindi na po maulit. As in, promise, hindi na po talaga. Sana nga, kasi kapag nalaman namin nagsisinungaling ka, ikaw ang kakasuhan namin. Wala ka naman tinatago sa amin, di ba? Tinay. Hello, Calvin. May tatanong lang sana ako sa'yo, Calvin. Pero huwag ka magagalit, ha? Please. Ano yun? Ano ba talagang rason ng kuya mo? Ba't niya ako pinagsisinungaling? Justine, believe me, gusto ko sabihin sa'yo lahat. You deserve that from me, pero kailangan mo lang magtiwala sa akin sa ngayon, ha? Hindi sapat na rason yun sa akin, Calvin. Ayokong madamay ang ate ko sa gulo. Baka pwedeng hindi na muna tayo magkita. Justine. Hanggang humupa lang naman yung issue eh. Alam mo, kaibigan ang turing namin sa'yo. Pero kasi naman, pamilya ko na itong nadadamay sa gulo niyo eh. Kaya sana, respetuhin mo yung hiling ko, ha? Nakakainis lang kasi nagbabantay lang ako sa kanila araw-araw habang inaayos nila yung ibang tao. If they can just give me a chance. Tsaka sana naman nakikinig ka, di ba? Ay, ano yung gagawin mo? Isip mo pa rin ba yung nangyari kanina? Hindi lang naman yung iniisip ko eh. Naisip ko lang na paano kung hindi kami nadami sa buhay ng mga Benavides. Hindi sana di ako nagkaroon ng peklat. Hindi sana tuloy yung pangarap ko. Parang dahil sa mga nangyari, lalo kong nawala ng lugar eh. Alam mo, hindi naman na natin mababago yung nakaraan. Pero Obet, huwag mong sabihin na wala ka ng lugar. Kasi lagi ka naman mayroong lugar dito sa tabi ko eh. Pwede naman ako tulungan dun, oh. Paano magagawa ko? Eh, in-love na i-love si Mama kay Atty. Pwede mong pabago yung isip niya. Alam mo, sinabi ko sa'yo na malapit na yung anniversary namin. Tuloy pa rin yung plano na yun, ha? Kailangan ko lang siguraduhin mo makapunta dun yung nanay mo. Sige pa, susubukan ko. Tuloyin mo. Huwag mo subukan, ha? Sorry talaga mga sir, pero kahit anong gawin kong pag-iisip doon tungkol doon sa nangyari nung gabing yun, sigurado talaga akong hindi ko sinakita roon. Wala siya doon. May documentation kayong event? Opo. Eh, nirecord ho namin yung lahat ng nangyari nung gabing yun. Wala ho doon sa mga models na nagme-makeup doon sa backstage. Pati ho yung mga crowd na nanonood. Pwede ba namin makita yung mga records nyo? Sige ho, sumunod ho kayo sa akin. Paano na ngayon mo ibabalik ang pera ng kumpanya? Baka naman kasi mali yung tao na pinupuntirin natin. Isa lang ang solusyon dito. Kailangan nating mapaamin si Villamanca. Kailangan nating mapiga sa kanya kung saan niya dinala ang ating pera. Good morning! Look who's back from her vacation. I forgive all of you. Ang gusto ko lang naman ay maibalik ang nararapat para sa akin and for my sons. After all, pera naman yon ng asawa ko at ng tatay ko. And believe me, I will do everything in my powers na maibalik yun sa amin. Tito, kumusta ka na? I'm fine. Anong ginagawa niyo dito? Calvin, tito mo pa rin ako. Kung ano man mangyari sa amin ng mahay mo, eh, mag-aalala at mag-aalala pa rin ako para sa'yo. Very noble words. Gusto ko lang kumustahin yung mga pamangkin ko. Nawalan ka na ng karapatan sa mga anak mo. Pagkatapos mo kami idiin sa kung ano-anong kaso, sinira mo ng tiwala nila sa'yo. Ano sa tingin mo magiging tingin ng mga pamangkin mo sa'yo pag nalaman nila ang ginawa mo? Kapag nalaman nila, pina-DNA test mo sila. Paano nila nalaman yung totoo? Paano? Si Anthony, pina-DNA niya kayong dalawa. Pero huwag ka mag-alala. Dahil ang tanging alam lang niya, hindi ka anak ni Victor. Ma'am! Ma, he has no idea kung sino totoong ama mo. Ma'am, ganun na rin yun. Eventually, they will piece everything together. That's why we have to stop them. Huwag mo isipin ang tito mo.
He's nothing but a significant traitor. Naku, mabait at masayahing bata ho yan si Tinay. Matulungin pa. Kapag malaki-laki nga ho yung kinikita niya sa racket niya, nagpapamerienda siya sa amin. Ano mo ba? Eh, malamang marami ho siyang kaibigan dito, ano? Parang may boyfriend na yun si Tinay. Yung lalaki nagpunta dito kailan lang? Yung mayaman? Oo, yung bagong kaibigan niya. Calvin daw po yung pangalan, sabi ni Aling Senny. Bagong kaibigan mo? Oo, mga ilang linggo na ako nagagawin yun dito eh. Tinanong ko nga po si Tinay kung sino siya. Ang sabi niya sa akin, kaibigan daw po niya. Pero mukhang more than friends naman yung dalawang yun. Calvin? Calvin? Kailangan mo makuha yung DNA result sa dito mo, Cal. Gawin mo ang lahat kung ayaw mo yung tuluyang masira ang buhay mo. Sa'yo to? Hindi ko alam yan eh. Ayos lang to. Konti lang. Ito, may kasama ko ba kayo dito? Wala akong security namin. 543-2454. Ha? Sige na. Sa ginawa mo, huwag may nangyari kay Kado. I swear. Hindi na magsasalitangan ako. Ako ang abogado, Mr. Calvin Benavides, at hindi na siya magsasalita sa inyo. Let my child go. Hindi ako makapagsabi niyan. Si Joseph Benavides, oh. Siya mag-asang pa ng kaso laban sa anak ninyo. The easiest way, makipag-areglo kayo kay Joseph. Makiusap kayo sa kanya. No way! It's your choice, Miss Benavides. Pero kapag may isang banal kaso, bukas ko na maaaring kang Billy Calvin Pentecina. I would let Calvin spend the night in jail. Then, kausapin niyo si Joseph. Tanong, huwag nga makaawa kami sa kanya. May hindi ito ang panahon para isipin natin ang pride natin. Kung ito lang ang paraan para mailigtas ko si Calvin, gagawin ko. I'm not asking you to forgive me, Joseph. Kung meron ka mang gustong pagbuntunan lahat ng galit mo, ako na lang. Sa akin mo na lahat, ibato. Huwag ka lang kay Calvin. Please, Joseph, nakikiusap ako. Maawa ka naman sa kapatid mo. Calvin sa kulungan, Joseph. Wag, wag niyong gawin dito sa apo ko, Joseph. Gabi na lang ang kulong mo. Gabi na lang ang kinakailangan. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi pwedeng makulong si Calvin. Hindi niya kakayanin sa loob ng kulungan. Hindi niya kakayanin, pero dapat hindi niya ginawa yung kalokohan simula pa lang. Anong gagawin mo, anak?